and your role in that pain. Good afternoon, media friends and viewers. I'm Steve Kokoeka. At yung role ko dito sa Respected Love ay si Benjamin. Siya yung ex-boyfriend ng character ni Cora. Siya yung naging tour ni Cora. So, parang may dynamic relationship dyan. Pero, Benjamin, you will. Rachel? Hi. Magandang hapon po sa inyo. Ang character ko po dito sa pelikula ay si Ava. So, ako yung best friend ni Cora na lagi nang hinihinga ng relationship advice. Pero ako yung kaibigan mong lagi namang sumi sa pag-ibig. So, parang minsan mo nang kulit yung advice sa pag-ibig ay ako yung tipong taong sugal lang sugal sa pag-ibig pero nagiging over-obsessive na. Isa akong witness. Ano lang po ako makakala? Ako naman po dito si Carla. Ako ang inggiterang office mate ni Val. Na lagi pinapahirapan yung life niya sa office. And very competitive kay Val. Ako po si Cora. I play Val. She is a food blogger and love interest ni Alex. Best friend. Frenemy at work. And ang masasabi ko talaga yung maraming feels sa movie na to. Nagamit ako po ang character ni Chef Calix. Isa pong dreamer. Pangarap kong matupad yung naundog na pangarap ng aking tatay na magkaroon ng isang restaurant. So, doon sa restaurant na yun, doon ko makikilala ang aking tumawa. So, ayun po. Okay, bago natin simulan yung open forum, tayo, Christian, ano ang challenge nitong role mo rito sa movie after doing isa, sabi natin comedy, isa naman out and out drama. This time, it's a rom-com. Anong challenge sa inyo ito ng project na to? Challenge. Actually, itong Recipe for Love, ito ang masasabi kong pinakamalapit sa akin, sa pagkatao ko kay Christian Barnes. Challenge. Nag-enjoy kami eh. Enjoy kami yung ano eh. Enjoy yung shoot eh. Getting into the character, hindi naman ganun kahirap na or ka nagre-require ng sobrang characterization si Chef Calix. So I guess, swabe lang to. Swabe lang yung pagkatrabaho namin dito. Okay. To, kasi ako personally, hindi naman ako nagluluto talaga. Hindi ako chef. So, kailangan kong ma-imbibe yung characteristics ng isang chef para magampanan ko ng maayos itong karakter ko dito. Kasi ang character ko dito isang passionate na chef eh. Kagaya ko, bilang ako, sobrang passionate ko sa acting. So, kumbaga parang hinihin ako, kinakain ko, itinuturo ko yung acting. Ganun din si Chef Calix bilang chef naman. Nasa tuho niya, nasa ugat niya yung pagiging chef. So, kailangan ko ma-invite yun. At nakatulong ng malaki si Direk Reggie, si Chef Reggie Asperas. Ayun po. Ang question naman kay Cora, bali na amin makapitan na yung anticipate, yung pag-anticipating. Ngayon, does it mean tuloy-tuloy pa yung pag-anticipate? Yes, of course. Syempre, I'm still under contract and I'm fulfilling my responsibilities. Pero, naniniwala rin ako na sobrang importante para sa nanay magbigay ng oras para sa anak. Kasi lately, since women have entered the workforce, maternity has gone down and down and down. Marami na mga babae na hindi nag-breastfeed. At naniniwala ko na it's really very important to focus on your family just as much as you focus on your work. Nag-showbiz yung tatay. Nag-showbiz yung tatay. Yung mother ko. Old friend. Last question na lang, since nakakanina yun, ano yung para sa inyo, si Victoria, paano ko naman sa inyo, ano
and the recipe for happiness, like you said, is stay true to yourself. So whatever you feel inside, whoever you are, whatever gender you choose to be in, however you choose to live your life, what religions you choose, say you. That's your personal choice. And kahit ano mas may sabi ng mga iba about your marriage, about your habits, about kahit yung appearance mo, take it, but don't keep it. Kasi you're born alone and you die alone. Kaya if you're happy with yourself, nobody can say anything to you. Woman, perfect recipe for happiness. Listen to your heart, follow your heart, and do not ever be affected doon sa sasabihin ng ibang tao. Sa maigdig panahon ko po na nakapasok sa industry, I must say, medyo naranasan ko na yung mga dapat kong naranasan. Ito kulang pa, pero malaking bagay yun para matutunan ko. Napaka laking tulong nung advice na pinitawad sa akin ng aking manager, Tito Boy Abunda. Hanggang ngayon, ayun ang bumubuo ko sa core ko. Huwag kang makinginig sa nasabihin ng iba, as long as you know yourself and you know your truth, you know your core, you know your God, okay ka. So hanggang ngayon, ayun ang nagpapatibay sa akin core. For every day and for every day I'm blessed. Kasi I've gone through times na I felt so sad, so alone. Hindi ko nga sure if I went through depression, but na-realize ko na it's a matter of just being grateful sa lahat na nangyayari sa'yo day to day. Kasi sometimes you tend to look at, especially now, we have a social media world, na tumitingin kasi ibang tao what other people have, and you start to compare yourself. And then, nag-decide ako sa sarili ko to just let that go and then to just look at myself, what I currently have. Tapos nakita ko, may level of contentment eh. Tapos na-realize yung sobrang blessed mo, sobrang grateful mo sa lahat ng tao na kapaligid sa'yo, sa ginagawa mo, at sa sarili mo. And the perfect recipe for happiness is just really being grateful to God. That's it. I agree. I put stop on their points. Just be grateful. Just try to remember where you were before and how much you've accomplished now. And just need to remind yourself to keep going. And also, yun nga, sa social media, marami ng mga, I guess, like distractions. But like, I guess my advice to be happy would be just know who you are and be proud of who you are. Because no one else can do you like you can do you. So open up to who you are as a person, because you're unique. No one else will ever know to you, so. Myrtle, pala po question lang, ano? May mga nakapansin na marami kang hugot niyan sa Twitter. Does it mean na may pinagdadaan mo? Hindi naman. Actually, natutuwa lang kasi ako ngayon sa mga comments. And whenever I think of like a thought na, whenever I think of a certain thought na parang I think other people can relate to this thought, share ko ngayon sa Twitter. So, I just try na relate to other people also what my thoughts are. Pero I'm okay right now. I just try to inspire other people for what I keep. Ano nga naman, baka daw sa tablay mo niya? Ay, hindi naman. Masaya naman ako ngayon. Back to the dating stage. Again and again. Pero, tuwing press ko na parang either dating ako sa after ng press.